At nagbabalik tayo mga Cold School sa ating YouTube channel. Yari ka, kalbo. Nandiyan sa Kalbodia. 292. Editlog. Nilaglag ka ng mga kapwa mo, kongresista. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro lang kayo yabang. Puro lang kayo, kayo ang batas. Pero hindi mo alam, lahat ng kasamaan, laging may hangganan. Eto mga Old School, basahin natin kung ano ang nangyari kay Kalbo, kay Kongresista Tevez, na nandun pa rin sa Cambodia. Masyadong baby, masyadong VIP. Let's go! Representative, voting 292-0. House adopts the findings and recommendation contained in committee report 472 submitted by the Committee on Ethics and Privileges on the failure of Representative Arnulfo Tevez to return to the Philippines despite the expiration of his travel clearance. 1 week, nagpaalam ka, pinayagan ka ng House Speaker. Pumunta ka ng US. Nung medyo nadadawit ka sa kasong pagpatay kay Governor Degamo at sa mga ordinaryong Pilipino, nag-extend ka. Humingi ka ng extension. Pero hindi ka pinayagan. Bagkos, pinapauwi ka ni House Speaker Martin Romualdez. Pero baby ka eh, ikaw ang batas, siga ka eh. So binaliwala mo. So ano ginawa ng mga kapwa mo kongresista? Para ipaalam sa'yo na hindi ikaw ang batas. Sabi dito, Committee on Ethics and Privileges, Chairperson Representative Felimon Espares, the panel recommends to penalize Representative Tevez with a 60-day suspension. 60-day suspension. So it means, hindi ka na kongresista sa ngayon. 60-day suspension? Para sa'yo, baliwala lang yan. Ano ba ang pagiging kongresista para sa'yo? Eh baka, wala ka namang ginagawa sa inyong distrito. Kundi manakot, di umano. Sabi nga ni Mayor Janice Degamo, humihingi siya ng Senate hearing para dun sa mga iba pang pinapatay, eh malaman ang buong katotohanan. Yan ay sinabi ni Mayor Janice. Para malaman kung sino ang mastermind sa iba pang pagpapatay. Pero ako, baliwala lang sa'yo ang 60 days. Kaya mo magbayad ng abogado sa halagang 50 million acceptance fee. Oh God! Wow! Grabe, di ba? Kung ordinaryo ang tao, saan mo kukunin kamay ng Diyos ang 50 million pesos? Katulad na itong mga to. Pansinin niyo mga ka-old school, ang gaganda ng comment, wala namang muka. Pero tignan niyo, karamihan sa emoji, pinagtatawanan yung comment ng mga trolls. Bakit ko nasabing trolls? Walang matinong tao ang maniniwala sa ayaw humarap sa kanyang kaso. Suspect ka lang. Hindi ka pa kriminal. Saan ka haharap? Sa social media? Gagamitin mo ang mga troll na to? Ang gaganda ng comment nila. Pero pinagtatawanan ng mga totoong tao. Samantalang kay Mayor Janice Degamo, totoong tao at totoong simpatya ang naibibigay sa kanya. Kaya huwag niyong gamitin ang pera niyo para i-mindset na kayo ang mga santo. Ungas. Ingat!